Welcome back guys, ito na naman ang inyong kapitbahay muling nagbabalik para sa panibagong misyon. Pag-uusapan natin ngayon kung gaano nga ba kahalaga ang raid na ating gagawin guys. So yung boss raid tsaka yung raid, mahalaga po yun sa araw-araw natin na paglalaro ng Mir4 para maiangat ang ating rank. At the same time, siya po ay magiging source natin sa ating mystical piece. So sa mga bago pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe mga amigo. So pag-usapan natin ngayon guys, bakit nga ba kailangan natin itong raid sa araw-araw para sa mystical piece? Bakit may kinalaman ng raid sa mystical piece? So guys, bali ang ginagawa ko araw-araw, nagre-raid po ako ng hanggang 4. So nag-additional ako ng ticket since na 3 lamang ang free araw-araw. Ginagawa ko pong 4 hanggang 5 raid ang aking ginagawa araw-araw. Maging yung boss raid ay minsan 3, kung saan isang piraso lang ticket lamang doon ang libre. So kapag ganun po lagi ang ginagawa ninyo, pinapasobrahan ninyo ang inyong raid araw-araw, tataas po ang inyong rank doon sa ranking natin sa ating raid rank. At maaari po kayo makakakuha ng material pang craft para makakuha kayo ng mystical piece. So dito, mababang raid lang ang ginagawa ko araw-araw, yung sinners din lang. Minsan nakakasali ako doon sa mga hatchery cave. Pero bihira lang yon, madalas kong sinesearch ay ang sinners din, which is mas mabilis kong matapos compare doon sa ibang mga raid. And then guys, tignan nyo po yung magiging rewards ko pagkatapos ng raid. Since nasa mataas-taas na ako ng konti na rank, ay medyo maganda-ganda na rin yung mga rewards na nakukuha ko after ng raid. So isa sa mga benefits kung bakit kailangan natin mataas ang rank natin is yung mga rewards guys. Yan, tignan nyo yung maigi yung aking mga rewards. So hindi naman sa... Okay, next naman natin ay ang boss raid. So yung boss naman ay importante rin yan guys. So kung pwedeng gawin niyo ito 3 times a day, since na isa lang na ticket ang free dito. Ayan, so kung tignan nyo po guys yung aking nakukuha mga rewards. So magaganda po yung rewards, may epic pa na statue ang aking nakukuha dyan, which is pandagdag na rin yun guys para sa ating epic spirit. Okay, so ito another raid na naman tayo. So pinapakita ko lang sa inyo ito guys para makita nyo rin kung anong mga nakukuha ko rito ng mga item pagkatapos ng raid. Mas mataas na rank, mas mataas ang chance na makakuha tayo ng mga rare materials guys, so rare na mga equipment na siyang magagamit natin sa ating pag-upgrade or pang codex man lang. Okay, another raid ulit. So sa mga baguhan na kagaya ko, mas maganda po kung lagi ninyong gagawin itong boss raid, hindi ninyo papaltahan ng isang araw man lang para tumaas po ang inyong rank sa world rank. At the same time, makakakuha po kayo ng mas marami pang mga reward na magagamit ninyo sa inyong pag-upgrade ng inyong mga equipment at maging sa inyong iba pang mga paggagamitan. So kung nakita nyo yan guys, ang aking rank, dinami-daming naglalaro ng Mir4. Eto naman guys, ang rank ko sa Codex. Kung nakikita nyo, medyo mataas-taas din ang aking rank. And then guys, kung bakit ko sinabi na mahalaga ang ranking ay para dyan, ayan yung material guys na kailanganin natin para makapagkuha tayo ng mystical piece. So nakukuha yun guys sa ranking. Yan ang isang pagkukuhanan doon ay ang mission. Yung kaganina, ayun po yung rank ko nung September, nung nagtatapos yung September. And then ito naman yung rank ko nitong October 1 lang. So malaking bagay po yung ating makukuha na item dito guys sa ranking, dahil malaking bagay po ito para pang craft po natin ng mystical piece. Dahil doon po sa mga mission na medyo pahirapan na pong makuha yung item na yun, dahil malalakas na po ng mga
monster ang ating kakaharapin doon. Okay yan, so pang 20 ko yan guys. Bali yung isa ka ganina September ay 10 po yun. And then itong October naman ay 10, so 20 na. So try nating mag-craft. So guys, tignan nyo tong aking naipon dito na pang-craft. So wala pala siya rito. Kunin natin guys dito sa ating warehouse. Okay, so ito po siya guys, ang uncommon moonlight stone. So transfer natin yan para mag-craft tayo. So bali 20 pieces po ito. Ayan, so ito po yung naipon natin guys, 20 pieces po na moonlight stone. Bali doon po yan sa unang rank natin nung September, and then yung pangalawa naman nating nakuha na 10 ay doon sa October 1 na rank. So ang isa pong source niyan guys para makakuha kanyan ay dito po yan sa mission. Ayan, sa mga mission na yan. So parang dito po yan nakukuha sa valley. Sa mga valley, parang nandito yan. Ayan, so sa mga valley po yan, moonlight stone. So nakuha ko na po yung iba dyan na medyo madali lang. So yung mga natitirang ang kukunin dyan guys, itong mga ito, yun nga lang, mas mataas na yung mga level ng ating makakalaban dyan. Kaya sa ngayon hindi pa natin siya pwedeng kunin. Matataas po ang level ng mga monster dyan. So since na hindi ko sila nakuha at ang aking mystical piece ay dalawa pa lang, so pakita ko po sa inyo yung aking mystical piece. So ito po siya, dalawa pa lang. So may isa pa akong slot para malagyan. So try nating mag-craft ngayon dyan guys. So bali yun, yung una nating source ay ang mission dito sa valley, yan sa mga valley na yan. And then yung pangalawang source po ng moonlight stone ay ang mga drops. So sa drops, dito po yan makukuha guys sa mga map. So kunwari dito sa snake pit labyrinth, eto po yan. So may mga mystical piece po dyan na nakaatang, sabi dito yata sa second floor. Oops, wala. So wala rito guys, so lipat tayo ng ibang map. So dito try natin. Okay, so dito mayroon, ayan, mystical piece second floor meron din, ayan. So sa mga map po yan guys, yung pangalawang source nya na makukuha natin sa mga drops. And then yun nga, yung pangatlo nating source ay ang sa ating ranking. So dito tayo guys sa clan rank. So dyan nyo po yan makukuha sa raid. So kailangan nyo magpataas ng raid para makakuha kayo nung moonlight stone na yun. So yun yung pangatlo nating source. And then, so since meron na tayong dalawa dyan na pangcraft, punta tayo dito guys sa Arcadia. Ayan, so travel pa tayo dyan. Magcraft tayo dyan ng mystical piece.
Okay, so andito na tayo sa Arcadia. So hanapin natin dito yung mapagcraftan natin ng mystical piece. Okay, so dito natin guys i-craft. Ayan, so eto po siya. Bali, isang craft po dito ay 10 moonlight stone ang katapat. So meron din ditong rare and then epic. So dito lang tayo sa uncommon. Okay, so try nating mag-craft kung hindi ba tayo papalpak. Bali dito guys, nasusunog din yung crafting dito. So masasayang po ito kapag hindi magsasuccess. So try natin kung magsasuccess ba tayo. So kailangan natin ng isang slot para sa ating mystical piece. Let's go! Okay, sunog guys. So sayang. Okay, isa pa. Try natin uli kung sana pagpala rin. Oh my god. So wala, palpak guys. Puro moonlight water, walang stone. Okay guys, so hanggang dun lang muna ang aking tutorial sa inyo sa ngayon. So sa mga baguhan dyan, magpataas na kayo ng mga rank ninyo sa raid para makakuha kayo ng mas maraming moonlight stone. At kunin nyo na rin dun sa mga mission yung iba pang moonlight stone para magka-mystical piece na po kayo. At kung hindi naman ay magbabad naman kayo dun sa mga map. Ayan, sa mga map na yan para makakuha kayo ng mga ano dyan, mga drops na mystical piece. Okay, so hanggang dito na lang muna guys ang aking video. At kung hindi ka pa nagpag-subscribe sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.